Last part. Nahihirapan na siyang magsalita. Biglang kumirot ang puso niya, pero tiniis niya sa kagustuhang maipaintindi kay Hunter ang nangyari. Nagkasakit si kuya, tinulungan ko siya sa paperwork niya at saka, mamasama ang pakiramdam ko kaya nagpahinga muna ako. Pinagpapawisan na siya ng malamig. Hindi na niya masyadong maaninag ang mukha ni Hunter. Sab, tawag nito, nanilim ang paningin niya, hanggang sa mapayakap siya sa binata. Sab, huling sambit nito na malinaw sa panidinig niya. Hindi na malaman ni Hunter ang kanyang gagawin. Nagsabay pa ang kanyang mag-ina. Na-i-confine na rin si Sabrina matapos mahimatay. Aligaga siya, walang pahinga, walang tulog. Mabuti naroon ang mommy niya at inaalalayan siya. Naibsan ang pangamba niya nang mailigtas si Sunshine. Nailipat na ito sa private ward pero wala pang malay. Nasa emergency room pa si Sabrina. Inoobserbahan pa ito ng doktor. Galit siya ngayon sa kanyang sarili. Matapos asikasuhin si Sabrina ay nilapitan siya ng doktor. Your wife is pregnant. Kaya siya nahimite ay dahil sa labis na emosyon na nag-trigger sa kondisyon niya, but she's safe now, sabi ng doktor. May ilang segundo siyang tulala bago nag-sink in sa utak niya, ang sinabi ng doktor. Nang mahimasmasan ay napaluha siya sa tuwa. Sa kabila ng masamang balita, may good news. His nonsense anger has been gone instantly. Nakapagpahinga rin siya. 2 oras lang ang naitulog ni Hunter. Sa sofa pa siya ng ward ng kanyang mag-ina nakatulog. Nagulat siya paggising ay naroon na si Dean Dave, kausap na si Sabrina. Gising na rin ang anak niya pero nanghihina pa. Una niyang nilapitan ang kanyang anak. Daddy, I'm hungry, reklamo ni Sunshine. Okay, what do you want to eat, baby? Tanong niya. I want spaghetti. Okay, I'll order it, right away. Pero bago tumawag sa restaurant, nagtanong muna siya kung ano ang bawal at dapat kainin ng anak niya. Mabuti pwede na itong kumain pero malalambot lang muna. Nag-order na rin siya ng pagkain para sa kanila ni Sabrina. Umuwi naman ng bahay ang mami niya. Habang kumakain ang kanyang mag-ina ay magkatabi naman sila ni Dean Dave sa sofa. Ito ang unang pumansin sa kanya. Humihingi ako ng tawad sa mga nangyari, Hunter. Nahirapan kayo ni Sabrina dahil sa akin, ani ni Dean Dave, ngumiti siya. Pareho lang naman tayong mga may kasalanan. Ayaw ko nang isipin ang mga hindi magandang nangyari. Ang mahalaga, okay na tayong lahat, aniya. Hindi ko na rin maaatupag si Sabrina, kaya sana ingatan mo siya. Matamang tumitig siya rito. I will do my best, Dean Dave. And if you need some help for your business, don't hesitate to call me. Thanks but I'm fine, amused na sabi nito. Makaka-recover rin ako. Nagkasundo naman kami ni Chris. Naalala niya si Chris. Hey, where's Chris? Pagkuhan ay tanong niya. Nilamon siya ng guilt. Tumawa ng pagak si Dean Dave. He's okay. Nakatulog siya ng tuluyan matapos mong bugbugin. Mabuti nagising ako ng madaling araw at hinatid ko siya sa bahay niya. May company nurse naman sila kaya iyon ang nag-asikaso sa mga pasa niya. Ang gago ko talaga. Napasintido siya. Tinapik ni Dean Dave ang balikat niya. Okay lang, wala kang kasalanan. Kwento ni Sabrina. Nabigyan mo lang ng mali siya ang nangyari sa kanila ni Chris. Pero iwasan mo na lang ang sobrang seloso at paranoid, mapapaaway ka na wala sa oras. Oo nga, ang awkward naman kasi. Natawa siya. Talagang ugali mo na yun, Hunter, sobrang mapag-isip ng masama. Sabad naman ni Sabrina. Sinusubuan nito ng spaghetti si Sunshine. Sorry na nga, natataranta na kasi ako kaya wala na akong kontrol sa emosyon ko, aniya. Natawa si Dean Dave. Pagkuhan ay nagpaalam na ito. Hindi napigil ni Sabrina ang pagdaloy ng luha niya habang naglalakad siya patungo sa altar ng simbahan. She's wearing her simply white wedding gown, holding the bouquet, and looking straight to a handsome groom, waiting for her at the aisle, smiling while obviously has tears running on his cheek. Hunter wearing a milky white tuxedo. Sa dami ng nangyari, hindi siya makapaniwala na heto, siya't ikakasal na sa lalaking inakala niya na, hindi na muling babalik sa buhay niya. And now, she was carrying their second baby. 2 months na siyang buntis. Hindi pa naman halata, ang tiyan niya pero lumusog siya. Iba ang pagbubuntis niya sa ikalawa, unlike kay Sunshine na sobrang payat niya.
Sinabayan kasi iyon ng stress at homesick. Ang sarap na naman ng bawat sandali habang nag-iisang dibdib sila ni Hunter. Bakas sa mga mata nito ang walang kawangis na saya. Ganoon din siya, wala siyang pakialam kahit na bubura na ang makeup niya dahil sa luha. Ang mahalaga, may kasal siya sa lalaking bukod tangi niyang minahal. Pagkatapos ng seremonya, tumuloy na sila sa hotel kung saan nakahanda ang salusalo. Inukupo nila ang malawak na ballroom na kayang mag-accommodate na 3,000 katao. Bigati ng mga ninong at ninang sa kasal, may artista, politician at businessman. Dumalo naman si Din Dave at Chris kahit late na. Sponsor ni Din Dave ang honeymoon nila sa Hawaii with free hotel accommodation. Si Chris naman ang sumagot sa plane ticket nila. Ang gastos sa kasal, sponsor ng in-laws niya. Kompleto rin ang side ng pamilya niya. Sayang, hindi na naabutan ng nanay niya ang araw na iyon. Natuwa naman siya kay Sunshine, na isa sa flower girls nila. Ito ang pinakabata. Simula noong naisugod sa ospital si Sunshine, doble na ang pag-iingat nila. No mothballs anymore. Luma na kasi ang family house nila Hunter kaya may mga daga na sa mga bodega. Itong kawaksi na inutusan ni Lorena na maglagay ng mothball sa bodega, hindi na malaya na may nahulog na isang maliit at basag na mothball sa sahig sa salas. Napulot ng anak niya at siguro sa curiosity at akala candy kaya kinagat at nalunok. Ang dami niyang stress noon. Isa pa itong asawa niya na paranoid. Dahil sa nervyos at pagdaramdam sa galit nito ay apektado ang baby niya kaya siya hinimite. Good thing, nakarealize din ito kaagad. Ang higit na masaya, okay na si Din Dave at Hunter. Maayos na rin ang business ng kuya niya sa tulong ni Chris. Siyempre, tumulong din sila ni Hunter. It's a perfect sunny morning in Honolulu, Hawaii. Sabrina woke up as she felt warm lips kissing on her neck. Bumaba ito sa hubad niyang dibdib. Hamalingging siya ng lasapin ng mainit na bibig na iyon ang kanyang nipple. Yumuko siya. Namataan niya ang kanyang asawa na nakasubsob. Ang mukha sa kanyang dibdib, parang sanggol na dumididiroon. It's their second day of honeymoon. Dahil sa pagbubuntis niya, lalong naging aktibo ang kanyang hormones, kaya gusto niya palaging inaangkin ng asawa. Okay naman daw yun sabi ng doktor basta wag lang rough. Hon, where's Sunshine? Tanong niya sa asawa. She's with her grandma. They have breakfast in the restaurant. Tura nito nang umangat ang mukha. We should have breakfast. Two, I'm hungry. Later after this. Mas masarap itong almusal, alam mo yun. Umisi ito saka muling isinubo ang isang utong niya. Umungol siya ng halinhinan nitong sinipsip ang tuktok ng kanyang dibdib. Pagkatapos doon ay tumulay pababa sa kanyang puso ng bibig nito. Hanggang sa tumigil ito sa pagitan ng kanyang mga hita. She opened her legs widely to give him full access. Napasabunot siya sa kama ng ipagsabay nito sa pag-ulos ang dalawang daliri. Sa kanya, habang naglilikot ang panlasa nito sa kanyang kuntil. Konti pa, sisibog na ang init sa kanyang kaibuturan. As she comes quickly, Hunter urgently pushed his hard shaft inside her and started to thrust gently, but more passionate as she wants him to make it hard as well. Pero si Hunter ang masusunod. Banayad lang dapat. Gusto niya ang gentle nito, hindi makabasag matres, este pinggan. Ah! Ang sarap talaga ng honeymoon. Hiyaw nito habang walang espasyong umuulos sa kanya. May 5 days pa tayo rito, Ania. Yes, and thanks to your brother and Chris. Sulitin na natin dahil magiging busy ka na naman pag uwi natin. Yeah, for our future. Pumilis na ito. Magkatitig lang ang kanilang mga mata habang nagkakaisa, ang kanilang katawan sa paglalakbay patungong luwalhati. Nagyakap siya ng panabay nilang narating ang tugatog. Nagpahinga lang sila konti saka nagpas siyang lumabas ng kwarto upang mag-almusal. Nasa restaurant pa rin ang maglola. Sinamahan na nila ang mga ito. Plano nila ni Hunter, pagkatapos ng honeymoon doon, didiretso sila sa hotel nito sa Florida. Excited siya dahil first time siyang makaapak sa International Branch Hotel ng asawa. Umihilira na ito sa mga luxury 5-star hotel sa mundo. Proud na proud siya sa kanyang asawa. Mommy, is it true? You are carrying my little sister or brother in your tummy? Nanlalaki ang mga matang tanong ni Sunshine. Nasa harapan nila ito nakaupo katabi ng lola. Halos hindi pa nabawasan ang pagkain nito.
Mas inuuna kasi ang pagdaldo. Yes, baby. We will need to wait more than 6 months to see him or her, tugon niya naman. Yehey, I'm so excited. Pumalakpak pa ito. I want baby boy, sabi nito pagkuan. Magdilang anghel ka sana, anak, sabi naman ni Hunter. What do you mean, dad? Curious na tanong ni Sunshine. I said, I wish you're right. You will have a little brother. I like baby boy, too. Then, I like baby girl, too. Then another baby boy, hirit ng paslit. Napangiwi si Sabrina. Narinig mo, hon. Gusto ni Sunshine ang maraming kapatid, tudyo ng kanyang asawa. Siniko niya ito sa tagiliran. Magaling lang kayong mag-demand, kala niyo ba madaling magbuntis? Sabi niya. Tatlo okay na, ano ba kayo? Apela naman ni Lorena. Apat o kaya lima mas masaya, umot ni Hunter. Kinurot niya ito sa hita. Pinagdilatan lang siya ng mga mata. Okay na ang tatlo, sabi niya. Hanggang salita ka lang, ikaw naman itong masipag sa kama, ani ni Hunter. Sinuntok na niya ito sa hita. Silly, ang sakit, anito habang hinihilot ang nasaktang hita. Pinagtawanan lang sila ni Lorena. Pagkatapos ng almusal ay nag-beach naman sila. Nagbaon sila ng pagkain dahil plano niyang magpaabot ng sunset. Every human being has the darkest part of their life. Despite the dark, there's always a bright side that everyone could see when they step forward and overcome the darkest time. Hunter was broke physically, mentally, and emotionally, yet he saw the whole part of himself when he accepted the challenge to face the reality 3 years ago. Living in a rehabilitation center and a psychiatric hospital was like living in hell. He doesn't believe that he would survive, but he made it. Dahil iyon ang gusto ng puso niya. Gusto niyang itama ang lahat na mali na bumuo sa pagkatao niya. Because of Sabrina, nakilala niya ng lubusan ang kanyang sarili na matagal palang nakakubli sa maskara na madilim at blanka. And now, he could say that God gave him a new life, a new faith that he never had. He believes that if you have God in your heart, nothing is impossible, life is God. 5 buwan pagkatapos maisilang ni Sabrina, ang ikalawang anak nila ni Hunter na lalaki ay nagpumilit na siyang magtrabaho. Naawa na kasi siya sa kanyang asawa na halos tulog na lang ang pahinga. Kahit maraming empleyado, hindi naman lahat kayang gawin ang ibang trabaho niya. Bilang President A Companies, lahat ng mahahalagang papeles ay dumadaan kay Hunter. Sa pagpirma pa lang ng mga legal documents, kulang ang isang araw na pag-upo nito sa loob ng opisina. Once a month pa itong bumibiyahe para bisitahin naman ang business nito sa Florida. Namatay na kasi ang grandparents nito sa Florida kaya wala nang umaalalay. Ang parents naman nito ay sa Pilipinas lang nakatutulong dahil ayaw na ring bumiyahe madalas. Tinutulungan naman sila ni Lorena sa ibang business. Minsan ay ito ang nag-aalaga sa mga anak nila. Pumayag naman si Hunter na magtrabaho siya sa opisina nito pero 4 oras lang. Tinutulungan niya ito sa paperwork nito. Hon, mag-hire na rin tayo ng office assistant para sa ibang branches. Kinukulang na tayo ng manpower, suhesyon niya. Magkatabi sila ng lamesa ni Hunter sa loob ng opisina nito. Ikaw ang bahala, pero ang pinapa-hire ko sa'yo na manager para sa hotel wala pa. Magre-retired na si Ate Melinda, anito. Bumuntong hininga siya. Ang daming applicant noong isang araw pero wala siyang napili. Hinahanap niya yung quality ng performance ni Melinda. Kaso, may edad na ito at gusto na ring magpahinga. Wala pa akong na-hire. Ayaw ko ng mga bata. Namimili ka na naman. Ang sabihin mo, inuuna mo ang pinapa-hire sa iyo ni Dean Dave, may hinampong sabi nito. Eh kasi siya hindi naman mapili. Basta Pinoy okay sa kanya. Then dito mo pinapapunta ang gusto mong patrabahuhin sa kapatid mo. Han naman, pagselosan ba naman si kuya? Hindi ganun yun. Higit na kailangan natin ng manpower. O sige, na. Bukas makakapili na talaga ako. Isasabay ko na sa hiring ng manager para kay kuya. Tumahimik na si Hunter. Para hindi na ito magtampo, nag-send na naman siya ng hiring note sa public page ng manpower agency. Lahat naman ng empleyado nila hinahire sa agencies. Makilatis kasi siya base sa experiences, 2 ang educational background.
Kinabukasan, maagang pumasok sa opisina si Sabrina, dahil may kakausapin siyang mga aplikante na nakapasa sa exam ng psychologist nila at interview. Isinama na niya roon ang aplikante para sa kumpanya ni Dean Dave na magkakaroon ng sangay sa Pilipinas. Kinagawa na ang main office ng car and construction equipment auction nito. Bagong investment iyon ni Dean Dave, aside sa hotels and travel agency. Maganda ang mood niya kaya nakapili siya ng bagong manager sa branch office ng company. 38 years old na si Mrs. Olivia Santos. Pinakilala rin niya ito kay Hunter pagdating nito. Ang sunod niyang nakilates ay ang napili niya para manager ni Dean Dave. Si Claudia San Andres, 27 years old, single, sexy, maganda. Pero hindi ang quality na iyon ang nagustuhan niya kundi ang records nito. Dati itong manager ng San Andres Lending Corporation and Farmers Bank and Finance. Pero balita niya, nabenta na ang nasabing kumpanya. Noindang siya ng malamang anak pala ng may-ari ng kumpanya si Claudia. Namatay pala ang parents nito dahil sa plane crash. Natuklasan nito na palugi na ang kumpanya kaya naisip nitong ibenta. Paano ka ngayon na wala na ang business ninyo? Tanong niya sa dalaga. May farm lot investment naman po ako na siyang sinasaka ng tito ko. Awa ng Diyos, nagkareraus kami ng nakababatang kapatid ko. At saka, magtatrabaho na rin ako after ng isang taong pahinga, mula noong namatay ang parents ko, kwento nito. Oh, okay. Sayang ka, eh. Pero okay lang ba sa'yo ang kumpanya na papasukan mo? It's not about lending, but I think you're flexible naman. Okay lang po. Kahit anong business naman okay lang sa akin. Mabuti. Isisend ko ang profile mo sa kuya ko na nasa US, para ma-review niya pati ang result ng exam at interview mo. Sige po. Thank you. Gusto niya ang simplicity ni Claudia. Parang bagay ito sa kuya niya. Nakaisip siya ng kapulyahan. Business Management graduate si Claudia. Nagtapos pa ito sa prestihiyosong universidad sa Maynila. Pang beauty queen ang height at katawan. Nang umalis si Claudia ay nilapitan niya si Hunter na busy sa pagtipa sa laptop nito. Han, nakita mo si Claudia? Sabi niya. Yes, bakit? Anito pero ayaw paawat sa ginagawa. She's perfect for kuya manager. O ano ngayon? It's time for kuya to have a girlfriend. For sure magkakasundo sila ni Claudia. Ang dami mong alam. Kailan ka pa nagsimula maging matchmaker? Ngumuso siya. Kontrabida talaga itong asawa niya. Ikaw sobrang seryoso mo riyan. Dito ka na matulog, ah. Aniya saka ito iniwan. Pumasok siya sa palikuran. Maghuhubad pa lang siya ng pants ay bumukas na ang pinto. Umupo siya sa bowl at hindi pinansin si Hunter. Let's have a short break, honey, sabi nito. Naghuhubad na ito ng pantalon. Hoy, anong break? Naglinis na siya ng entrada niya. Palagi mong sinasabi na busy ako at hindi ka na tinatrabaho, okay. Gawin nating regular break ito. Pantanggal yumay sa trabaho. Natawa siya. Hinuhugasan na nito ang armas nito. Malamang pakakainin na naman siya. Me first, aniya. Sure. Pinuhat siya nito at pinaupo sa gilid ng sink. Pagkuhan ay sinimulan nito ang pagpapak sa kanyang kasalanan. Han saad niya. Yes tugon nito. I forget to confess. Noong isang gabi, may masama akong panaginip. Nahuli raw kitang may babae. Then, na-realize ko, all dreams has its own meaning. So, naisip ko na gawing positibo, ang negatibong pahiwatig ng panaginip. Sign yun para pagbutihan ko pa ang pagiging asawa mo. Nakalimutan niya ang ibang sasabihin ng dalasa ni Hunter ang pag-urong sulong ng ilang daliri sa kanya. Kung ano na naman ang naiisip mo. Halos hindi na nga tayo naghihiwalay, maghapon sa trabaho, magdamag sa kama, may isip ko pa bang mambabae. Alam mo naman kung gaano ako kapatay sa'yo. Ngayon pa kaya na lalo kang humuse bilang asawa. Anito. Humuse din sa ano, sa ganito, hinahanggos na sabi niya. But it's not just about making love, honey, it's about the love that I only found in you. Kaya, mahal na mahal kita, binuo mo ako. Napadaing siya ng orgasmo siya sa kamay nito. Pagkatapos ay bumaba siya at lumuhad sa harapan nito. Ang alaga naman nito ang tinrabaho niya. Yeah, I love you, hon. I love you more. Nahihibang na daing nito habang umuulos ng banayad sa kanyang lalamunan.
Nang makontento ito ay kaagad siya nitong inangkin buhat sa kanyang likuran. Ang ingay nilang dalawa habang pilit inaabot ang tugatog. They reached the top twice together. Pagkatapos ay parang walang nangyari. Balik naman sila sa trabaho. Nag-overtime silang mag-asawa. Pag-uwi nila ng bahay ay nakipagharutan pa sila sa mga bata. Gumagapang na ang bunsong si Harris. May sariling kwarto na si Sunshine pero dumadayo pa ito sa kwarto nila para makipaglaro. Ang saya nila kahit palaging pagod sa trabaho. Makita lang ang kanilang mga anak at pawi na lahat ng hirap. What a perfect family, Hunter at Sabrina. Masayang namuhay kasama ang mga anak nila. Maraming salamat sa lahat ng nag-support ng story na ito. Mag-ingat po kayong lahat. Maraming salamat po.